Hindi pa man masyadong tumatagal ang PBA bubble ay may mga player na nagkakaingitan. Normal lang naman syempre sa basketball ang physical at balyahan. Pero bilang malaking liga sa Pilipinas ay hindi tinotolerate ng PBA commissioner na si Willie Marshall ang mga hindi magandang nakikita ng mga tao. Pero bago natin simulan yan mga katols ay huwag niyo munang kalimutan mag-subscribe at i-ring ang bell para updated kayo sa ibang videos. Ipinatawag ni Kume ang nasangkot sa flagrant fouls noong uminit ang laban ng NLEX at Tokentex game last week. Nire-review pa rin naman nila ang game tape na kung saan nanalo ang NLEX na may score na 109-98 para mabigyan ni Kume ng naayon sa mga players na parusa. Pero special mention ang pangalan nila JR Kinyahan, Rookie McAloney at Bobby Ray Parks. Itong tatlo na to ang tinitingnan nila at most likely na ipapatawag ni Kume dahil nga may mali silang nagawa noong laban na yon. Alam naman natin lahat mga katols na kapag flagrant fouls, FFP1 or technical fouls ay may kaukulang PBA fines which means magbabayad ang mga player sa damage sa PBA. Sa kabilang banda ay may ekstrang pagpasok naman itong si Jericho Cruz nang reviewin nila ang game tape na kung saan tinutuhod niya si Park sa mukha. Matatawag natin itong second motion na dahil parang hindi nang-aawat ang ginawa ni Cruz doon. Pero iba naman ang kay Cruz mga katols dahil sabi ni Kume ay kakausapin lang daw nila si Jericho Cruz. Ipapatawag nga dapat ang mga players na ito noong Saturday pero naging hectic ang schedule dahil nga sa pag-postpone ng mga laro in compliance with recommended protocols made by IATF. Kayo mga katols, gusto kong marinig ang opinion nyo sa mainit na laban ng NLEX at Tokentex. So, i-comment nyo na sa baba at sabay-sabay nating pag-usapan. So, dito na nga nagtatapos ang ating magandang kwentuhan mga katols. Maraming salamat sa panonood. Mabuhay ka!